Kailangan niyang makikita ang isang lugang puno ng pagkakas.
makikita siya ng luna sa dulo ng kalsada. Agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng luna. Sa kanyang pagsugan, halos pumutok ang malaking niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isang pang-aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso. Hintayin mo na lang umalis, umipis ang tiyan mo. Magandang umaga, kasama ko ha. Ako nga po pala si Maylene V. Villarreal. Ngayong araw, tutunghayin natin ang isang kwentong pinakamagatang ang aso sa lungga. May isang asong gutom na gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad, ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lungga puno ng pagkain. Nang makakita siya ng isang lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng isang lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ang malaki niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso. Hintayin mo na lamang umipis ang tiyan mo. Mapagpala! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Crystal May Bulante na nagmula sa paaralan ng Glanpadino Central Elementary School. At aking babasahin kwento ngayon ay pinamagatang ang aso sa lungga. May isang aso gutom na gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad, ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lungga puno ng pagkain. Nang makakita siya ng lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ng malaki ng tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya makasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso. Hintayin mo na lang umipis ang tiyan mo. At yon lang po.